Ilalabas na ng Department of Environment and Natural Resources sa Nobyembre ang resulta ng pag-aaral sa isinagawang reclamation sa Manila Bay. Nagpaliwanag din si DNR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga sa Senado na gumagawa rin sila ng paraan para mapanatiling maayos ang proyekto. Si Rod Lagusan sa report. Sa Nobyembre na posibleng lumabas ang isinagawang cumulative impact assessment kaugnay ng reclamation sa Manila Bay na una nang sinuspinde ng Office of the President. Ito ang sinabi ni DNR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga sa pagdinig ng Senate Committee on Finance sa 2025 proposed budget ng kagawaran at attached agencies nito na pinangunahan ni Senator Cynthia Villar. Which we deem absolutely imperative to have in order to then evaluate the suitability of the type of engineering that was proposed at the time of the submission to the PRA. Binigyang din naman ni Senator Allen Peter Cayetano na dapat makasiguro na hindi pagsisiya ng mga ganitong proyekto pagdating sa posibleng dalang epekto nito kalaunan, gaya na lang ng pagbaha. And at the end of the day, Madam Chair, Mr. Senator, adaptive environmental governance needs to be driven by the science that is available and that is projected into the future because of the different changes we expect. Dagdag pa ni Loizaga, nakipag-ugnayan na rin sila sa isang regional planner para tingnan ang posibleng epekto ng proposed reclamation projects para makita kung anong kakailanganin para ma-sustain o mapanatiling maayos ang proyekto sakaling maisagawa ito. Be producing a 3D visualization of the potential impact so it can be shown to the decision making as well as to the communities concerned. We hope to be able to present that to the Office of the President. Yes po. The Office of the President since it was their directive po for that impact assessment to be done. Anya mula dito, ang Office of the President na ang magdedesisyon sa susunod na gagawin. Dagdag ni Loizaga, pagdating sa pagpaplano ay parehong tinitingnan ang normal at extreme scenarios. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.